So, kumbaga, ano. And then, yung aking eye bags, Diyos ko, ang laki. Kahit anong gawin kong, ano, yung pa-beauty dito, hindi nawawala. Na-stress ako dahil ikagagawa ng aking guide kagabi, anong oras na nakatulog. But anyhow, thank you so much for this time na, ano, na pwede kong ma-share yung aking journey as a financial advisor. Okay, so it started in year 2000, no, nang nag-join ako sa first insurance company na pinag-joinan ko. And the reason of which na nag-join ako that time, medyo na-bored ako sa current career ko. Kumbaga, during that time kasi parang bata pa, so gusto ko action, parang ganyan. And then may two businesses, parang set up na siya. So, wala na masyadong ginagawa, parang ganun. And there's this person na parang he changed my mind kung paano ko titingnan yung, ano, yung investment, I mean, yung insurance industry during that time. So, hindi ko alam na insurance pala yun. Parang sabi niya, gusto mong mag, ano, meron tayong investment, ganyan-ganyan. Parang sabi ko, ha, investment? Parang okay yun ah. So may training, parang ganyan. So I joined the training. Parang pumunta ako, ang aga-aga ko, training nag-start ng 10 o'clock. Nandun ako mga 8:30, parang ganyan. Kasi sobrang excited. Anyway, so nung pagdating ko doon, nakita ko John Hancock Life Insurance. Sabi ko, oh my God, life insurance pala to. Hindi naman sinabi, inandun na ako. So, go na lang, parang ganyan. So, anyways, during that time, I was with Avon Cosmetics. It's alam naman natin lahat kung ano yung Avon. So I was with Avon for like 20 years na during that time. So ang tagal na. So set up na talaga yung aking business doon. And meron akong sariling beauty salon. So yun yung dalawang ano pinagkakabalahan ko during that time. So nung nag-join ako sa ano sa insurance industry, it lasted for ano 5 years kasi nagkaroon ng global merger ang John Hancock at Green Company, which nandyan pa ngayon, the Green Company, sometimes in mga 2004. And then in 2005 nag crossover ako, so kumbaga from Jelly to ano to the Green Company, 1 year lang kasi nag-migrate ako ng Australia. So, nandoon, doon na kami, the whole family, yung aking family. And then, 5 years ako sa Australia. In 2010, bumalik kami dito sa Pilipinas dahil yung husband ko, na-assign siya sa China, Shenzhen, China. So, ayoko naman maiwan doon kasi, syempre, wala kang relatives, mga racket ko doon, hindi ko na magawa kasi walang mag-aalaga sa anak ko. Kasi meron akong 4 years old during that time. So sabi ko, I'd rather go back to the Philippines. Bahala ka kung hindi ayaw mo akong uwian. Sabi ko sa asawa ko, it's all right kasi nandun yung aking pamilya, friends, at I mean, it's your home ground. Makaano ka, you can do anything, parang ganyan. So, nag-start ako, sunod nang dito na kami, I started with a perfume business. It's a multi-level company. So, nung pag-umpisa, grabe, sobrang galing, no? For siguro mga first 3 years, I was able to hit yung mga incentives para mga, kasi performer eh. Ayaw na, di ba, yung may mga trips, mga ganyan. So, na-hit ko yan lahat. But, on my fourth year, nagka-financial crisis. So, yung sales went down. Lahat ng ano, tapos I cannot maintain my sales quota anymore for the monthly amortization dun sa sasakyan. So, I need to really find another ways na so, yung parang source of income. And then, yung husband ko, yung work niya didn't work, didn't lasted for siguro mga 2 years lang yun. So, which means na yung asawa ko wala na siyang trabaho, umuwi siya ng Pilipinas. Kasi hindi naman pwedeng umuwi ng Australia, lalong wala na kaming magagawa doon kasi binenta namin lahat yung mga ano namin doon. So, ang dami kong inisip. Sabi ko, ano bang pwede kong gawin na I can still
continue the business, yung existing ko, kasi madami akong downlines, ayoko namang iwanan sila. And then, kikita ako, parang ganyan. So, ang number one na naisip ko is being a financial advisor again. Parang ganon. And nagkataon na yung ating vice president before, parang I don't know kung may kakilala sa kanya, si Miss Jev Tan, which is she was the vice president of Jellic. So, inoffer niya sa akin, sabi niya, Chrissy, merong ano, kasi yun yung time na nagde-develop ng PLD program. Yung PLD program, it's leadership, parang ganyan. And may financial support, parang ganyan. So, yun yung ano ko, yung nakita kong number one na nakapag ano sa akin, sabi ko, oh, ito na talaga, itong company na to. Kasi gusto kong bumalik ng ano, ng insurance industry, pero pinagpilian ko kung tatlo, pinagpilian ko actually. Yung isang red, ano natin, yung green, kasi yung dati nandun ako, at itong red na to, which is Film Life. So, sabi ko, sa lahat ng yon, ito lang ang nagbibigay ng financial support. Eh, grabe yung ano ko, problema ko sa finances. So, inisip ko, bakit insurance? Bakit itong industry na to? Kasi inisip ko, I don't have to invest a large capital of, diba, to start with a business. Wala akong masyadong ano, wala akong invest, ang investment ko very minimal, which is yung exam fee, parang ganyan, tas lang license. And I don't have to maintain a stock inventory. Wala kang bibiling produkto, wala kang i-maintain na ano, na kailangan meron kang ganito compared dun sa aking perfume business. Diba? Na dapat meron akong ganitong stocks, ganyan. And then, pag hindi nabenta, paano na lang? And then, I don't have an overhead to maintain. Wala akong babayaran, wala akong rental na office, wala akong electricity, yung mga ganyan. So, except for ang babayaran ko lang is my assistant and yung telecommunications, yun lang. And then, ang social-social pa ng aking office, kasi diba, ang laki, ang lamig, yung parang ganyan. And yun yung mga nakita kong reason na sabi ko, ito na talaga, dito na ako. Dito na talaga ako. So, I started in 2013. Magna 9 years na ako this year. Yes. Wow. So parang ano, yun yung history how I started with as an advisor. So nasa dugo ko na talaga. Oo, yung pala yung ano niyo, background. Type naman kayo diyan kung first time niyo lang narinig yung ano na yan. Yung mga background ni Miss Crazy. Very interesting, no? Na yun yung naging roots nyo pala. And ang ganda nung sinabi nyo na yung pinaka number one na sa isip nyo, di ba? To get back on track in terms of ano, bouncing back, di ba? Ika nga, is maging financial advice. Or ang naging challenge nyo na lang is, aling company ba? Parang wala na sa isip nyo, wala nang number two, number one, magiging financial advisor ako. Ang question na lang is, which company will I join, di ba? And eventually, yeah, dun kayo sa ating Film Life na punta, yan, sa PLD. So, if hindi kayo familiar sa PLD, yan yung parang EADP ngayon, ELDP, di ba? Yung for leader development, yes, na program. Yun. So, galing, ganda. Recruiting na daw yung mga downlines nyo sa other business. Tama, di ba? Susunod yan kay upline, eh. Yun. So, nung nag-shift na kayo, na naging PLD na kayo. Usually naman, ang mga gusto ding matutuan na ng mga rookies, di ba, and yung mga incoming advisor natin is, ano yung mga initial na challenges na pinagdaanan nyo during nung bumalik tayo as a financial advisor? Okay. As a normal advisor, my initial challenges was yung prospects. Doon talaga, syempre, di ba, lahat naman tayo, yun yung challenge natin sa kakukuha ng ano, ng magiging prospect mo, parang ganyan to start with. And also, yung how to sell the VUL products. Kasi yung orientation ko during my first, ano, ang galing ko magbenta ng mga OL products. Doon talaga ako parang hiyang. Eh, nung may investment na, parang sabi ko, paano ko ba i-shift yung mindset ko na, I mean, I would
convince my client, no? Or paano ko ba, basta paano ko ipoposition ng mga ganon? So, yung sa first, yung sa prospects, ang ginawa ko is binalikan ko yung mga old clients ko. Kasi maniwala kayo sa hindi, when, even if nandun na ako sa Australia, meron akong notebook. Nandoon lahat yung aking clients. Nandoon contact number and everything. Pati yung due nila, pati yung product nila, kung ilang years sila magbabayad, parang ganun. Kasi even if nandun na sa Australia, kinukonta ko pa rin sila, nire-remind ko pa rin sila sa due nila. Kasi ganun ako ka-attached dun sa aking first company. Parang grabe yung ano, yung parang nasaniban ako ng ano, ng masamang espiritu na kahit nandun ako sa ibang country, sila pa rin yung iniisip ko, parang ganun. So I was able to build my relationship dun sa aking mga clients. Kaya pag nung binalikan ko na sila, they still have the trust on me. Parang may trust pa rin sila kasi alam nila na hindi ko sila pinabayaan kahit nandun ako sa ibang country. Parang ganun, I would spend money to text them kasi wala pa namang chat-chat noon, di ba? Oo, text talaga. Or ginagamit ko chica.com para libre, parang ganun. Oo, so yun yung ginawa ko. And then so siguro I was able to ano to get yung mga VIPs ko dati, may mga apat or lima akong nabalikan. So doon ako nag-umpisa. Oh, kasi napakilala ako, sabi ko, I mean, inintroduce ko yung sarili ko na I'm back with the industry, parang ganito ganyan. So nung time na yon, ano naman sila kasi alam nila na pag nag-alaga ako ng client, sobra-sobra, parang ganon. Pagdating naman dun sa ano sa VUL, kung paano ko na in-overcome yun, siguro ang ginawa ko, I just need to change my mindset on how I would position the product. Yun lang yung mindseting lang. And then study ng produkto, and then keep on asking questions dun sa mga top sellers dati sa branch. So parang tatanong ako, paano ba pinoposisyon? Paano ba yung ano-ano pang ganito? Kasi trainings, yung training kasi, it's not really, parang, yun nga, may makukuha ka, may malalaman ka, pero yung actual thingy, iba, iba yung, di ba, pagdating na dun sa ano, paano mo ganito, paano bang ganyan? So dun, ganun yung ginagawa ko. And then, yun, nagbi-build up na ako ng prospects, nag-a-ask na ako ng referrals, unti-unti. Tapos yun, doon na. Parang lumaki yung aking ano, yung network. Parang ganon. Ayan. So, ang dami ko rin napulot ulit doon sa portion na yun. So, yung isa, yung ano, no, yung talagang mindset, nag-uumpisa talaga sa mindset in terms of, kunyari, may mga bagong products na dumating, di ba? May change in the industry, it all starts with the mindset, di ba? Yung internal muna before the external. Tapos yung, yun nga, yung CMS nyo, notebook pa yung CMS nyo ngayon, yung mga bagong advisor ngayon, the Google Sheets na or Excel na yung CMS nila, kayo, manual. And then yung connection, di ba? Yung connection with clients, even though nag-migrate kayo, nag-nasa Australia kayo. Yun nga, yung effort, kasi based doon din sa mga sharing nyo before, di ba? Yun talaga yung isa sa mga strengths niya, yung building relationships with your clients, but genuine relationships, and you really care, no? You really care with your clients. Kaya, yun nga, nung binalikan nyo, hindi na masyadong nahirapan in terms of reigniting your, ano, your momentum, kumbaga, dun sa business. Yun. So, galing nung, ano, nung naging learning dun sa portion na yun. So, yun nga. So, in terms of yun, building the prospect base, di ba? And approaching yung mga previous clients. So, ano pa yung mga nag-work sa inyo in terms of yun, building more prospect? Maybe yung paghingi nyo naman ng endorsement. Kasi syempre, mauubos at mauubos din naman yung mga clients nyo. So, ano yung mga nag-work sa inyo in terms of yung activities na ginagawa nyo as an advisor? Okay. Pagdating sa activities, siguro I would say na I'm proud to say na the first insurance company na sinalihan ko
has influenced me so much. Grabe ang influence na binigay niya sa akin. Because I adapted the work system na ginawa namin dati and practice similar, yung system na yon similar to ACE and yung CMS. So siguro on my previous sharing, meron akong parang notebook, ay, hindi notebook, parang weekly ano guide lang. So I called it 25 daily habits, parang ganun. So when I started sa film life, ganun na talaga ginagawa ko to gauge myself on a daily basis. Kasi dito, wala naman tayong punch in, punch out. So paano ko mag-gauge na I'm working? Paano ko mag-gauge na may ginagawa ako on a daily basis? Hindi lang yung nalang sa opisina, nakipag-chismisan, parang ganyan. So at least meron akong ginagawa. So yun yung gauge ko na meron akong 25 points every day na nandoon. So inano ko yon, may mga point system siya. Pag referral, 1 point. Pag naka-call ka, may ganyan. So, tas pag nakabenta ka, 25 points, parang ganun. So, minsan, basta nakaabot ako ng 25 points, okay na ako doon. Alam ko, oh, may ginagawa na ako. Tapos na ako. Pag nakabenta ako, oh, pwede na ako maglakbat siya. Kasi 25 points na yung aking, ano, so ganon. So it's like that, and it works on me for the past 9 years, and I will continue to use it for the rest of my years dito sa insurance industry. And the good thing is CMS is there, so mas in-enhance, mas easier, mas madali mong maano, ma-keep track yung activities mo. Yung akin kasi manual yun eh, ang dami ko ng folders. Can you imagine 9 years kong ginagawa. So, ilang folders meron ako. Every year, may isang folder, yung ganun. Tapos, if I have to i-review ko, isa-isahin ko yun. Titingnan ko, sino ba yung mga prospect ko dati na hindi ko nakausap? Or, sino ba yung nakausap ko na hindi ko na, ano, na-close? Yung mga ganyan. O, isa-isahin ko yun. So, ngayon, I don't have to do that because, like, meron na isang click na ganun. Makikita ko na siya. So, yung mga bago dyan, make sure na you have to ano talaga, gagawin nyo talaga yung CMS. Oo. And also, siguro mas it won't hurt if you will also have the ano, manual, kasi baka nag-crash yung computer nyo. Tulad na nangyari sa akin last time, nag-crash yung computer ko, sira. Wala, hindi na ako makaano. So ang ginawa ko, pinaayos ko yung computer at na okay naman siya. Pero syempre, 'di ba, pag mga ganun, so mas maganda meron din kayong backup or saan mo ba ilalagay, or meron kang hard copy or whatever kung anong it suits you, parang ganun. Yun, galing. So ano, no, very aligned siya doon sa tinuturo sa Atomic Habits, 'di ba? Sabi, don't rise to the level of your goals, you fall to the level of your system. So talagang yung system na 'yon, 'di ba, dinala niyo lang ulit sa film life. And it works like clockwork, kumbaga. We nerf niya lang yung system, di ba? May 25-point system. And then, once you do that 25 points, yung results, parang predicted yun na rin, so to speak. Kasi alam mong nagawa mo yung activities. And then, you know na results na yung susunod doon as long as you do those activities. So, ang galing. Very good. Ang galing. Very, ano, very inspiring. And ano, na-promote pa yung CMS, which is nagwo-work talaga for you, di ba, yung CMS. And yun nga, always keep a backup para hindi makasalalay sa isang file yung buong business system, no? Maganda may backup talaga. Yun. So in terms of ano naman, of mga profiles, ano yung mga typical profile ng mga naging clients niyo so far? Since nung nag-start ako, di ba, binalikan ko yung aking mga prospects, yung mga clients ko dati, they're business persons and professionals. So, yung age during that time, siguro nasa mga 50s, between 40 to 55, parang mga ganun yung range ng age. And then, ngayon na, so bumaba na siya, so nasa mga young ano professionals na, so 30s, hanggang 60s, kasi yung mga parents nila, yung mga ano, yun, kinukuna na. Pero ang nagpipay talaga, yung mga anak.
parang ganyan. So it, they're more on entrepreneurs. Mas madami yung business persons. So yun yung ano ko, yung market. I see. So is it because yun din yung parang background niyo kasi di ba meron kayong business? Yes, yes, yes. Oo. So mas so, naging niche niyo yung business persons na ina-approach. And then I can easily relate. Yan, oo. Mas makarelate ako sa kanila. I can easily relate when it comes to product, ano, yung mga ganyan. So mas madali kung madali ako makakonect sa kanila. I see. So, yung mga ano na to, yung mga... So, isang lesson din yun, no? Parang if you have, if you can find a niche for yourself, di ba? Kunyari, accountant ka, for example. So, mga accountants, you speak the same language, kumbaga. And mas madali mo silang ma-approach, no? And kung magpe-present ka, alam mo yung mga jargon nila, kumbaga, na pwedeng i-relate to our ano concepts, di ba? Para mas madali nilang ma- ma-relate agad. So, paano nyo ina-approach naman itong mga clients nyo na to? Yung mga presentation or ano, yung pag-approach, okay. Most of, ano, yung mga clients ko lately, mga prospects, referrals yun, especially nung pandemic. So, wala akong, ano, yung mga... Kasi I tried yung social media, yung mga ganyan. Wala ako na benta kahit isa. Alam mo yun? Hindi ako magaling dun. Sabi ko, ang hirap-hirap. Tapos, mas stress pa ako. Eh, alam mo naman si, ano, ma, ano na, malapit na mag-senior. So, as in talaga, mas stress ako. Sabi ko, ayoko ng ganito. So, I shifted to, yung parang mas lighter. So, yun, sawa ng Diyos, binigyan naman niya ako. Parang, ano, hindi naman ako nawawala ng referrals. Kaya kung manotice nyo dun sa aking presentation, pag may presentation akong lima din yung close ko. Kasi parang one-on-one eh, parang ready na, parang, ang tawag doon, parang 80% close na yon, konting sundot na lang, parang ganun. So, what I did was like, nag-aas ako ng mobile number, or, kasi tatawagan ko sila, sabihin ko, ni-refer ako ni ganito, ganyan-ganyan. So, you're highly recommended by my client, parang ganyan. Or, I would ask my client to make a group chat. Parang group chat naming tatlo, and then introduce niya ako, parang ganyan. Kasi mostly, yung binibigay nila sa akin, parang sila yung, Chrissy, meron akong i-refer sa'yo, nag-a-ask ng kung saan ako kumukuha ng insurance, sa'yo ko ibigay, parang ganyan. Oo. So, hindi yung ako yung nagtatanong na, bigyan mo ako ng referral, parang gano'n. Hindi. Sila talaga yung Chrissy. Meron akong ano ha. So, ano, bigay ko yung number, sinabihan ko na yun, tatawag ka, parang gano'n. So, siguro, dun banda, I'm so blessed. Ang blessed ko talaga, parang gano'n. Or, yun. So, it's more on calls or sa, ano, messenger. Dun ako nag-chat-chat. Ganun. So, to set up the appointment. Okay. So ano, parang medyo luto na kapag nagre-refer na sila, pag nag-endorse na sila ng clients or ini-introduce kayo to the endorsement. Parang luto na, parang pre-closed na ni client. Kaya mas madali nyo nang nako-convert into another sale. Ah, okay. So may mga, ano ba, may mga na-endorse ba sa inyo na mga younger generation, for example, yung mga... Yes, meron, meron. Yan. Paano have, sila, ganun din yung pag-approach nyo sa kanila? Calls yung, din ba or chat? Kapag yung sa younger? Pag-approach ng appointment? Chat, usually chat. Chat naman oo. Sila. Yung mga oldies calls yun kasi hindi masyado ano, ayaw ng messenger, ayaw ng ganun. Gusto nila calls. So, yun, tinatawagan. Tapos, mag-name drop ka lang, sabihin mo, I was referred by your friend, parang ganyan. You're highly recommended, parang ganon. So, syempre, yung mga, kung anong mga chika-chika mo doon, ganyan. So, pero prior to that, syempre, mag-a-ask ka ng background ng client, yung mga ganyan, no? Para at least, you can connect, hindi na dire-diretso na ganito insurance. So, at least, meron ka pang konting, ano, building rapport, and then before, like, going to, kung ano talaga yung gusto mo. Ganun. Ayun. So, mga group chat pala ito kapag mga younger. And then, call kapag ano,
Parang nabenta na kayo kunwari ni nag-refer dun sa bago nyo tawagan. Yes, yes. Okay. Tapos pag nag-meet na kayo during the presentation or meeting, paano yung, ano yung mga best practice nyo in that ano area? Sa presentations, sa meeting na. Okay. Sa meeting naman, wala kasi akong presentation. I don't do presentation na like yung mga presentation na ano. Kasi noon, pag hindi ko, pag raw na referral, meaning to say parang yung nag-ask ko, bigyan mo ko ng referral, parang ganyan. So tapos binigay yung number, o sige tawagan mo to, ganyan. Siyempre doon, merong kailangan mo pang i-establish yung relationship mo sa kanya, and sino ka, yung parang ganyan, sino yung company mo, yung mga, so you have to establish ng ganon. Pero lately kasi, yung mga nagiging prospect ko, parang yung sabi ko nga, yung parang 80% ano na, kasi parang may gusto, nagtatanong sa kanila, ni-refer sa akin, alam ko na. So, parang, at first, building rapport muna, and then, yun na, sabihan ko na sa kanila na, syempre, the reason why I'm here, because like you, yung client, let's say, Mr. Argel mentioned na you're interested for a coverage with our company. So, yun, mag-QYC na ako. So, ano ba yung gusto mo? I would always ask, ano yung gusto, may idea ba na ba sila? Kung anong product gusto nila? Ganyan. So, yun. So, mag-QYC na ako. So, free-flowing lang. Parang usap-usap. Tapos, yun, kung nandun na yung ilang, may asawa na ba siya? Anong trabaho niya? Pero, hindi siya yung naka, ang tawag doon, naka 1, 2, 3, 4. Free-flowing na usapan. Yung normal. Parang chika-chika. And then, butt-in ka. Ganito. So, na-mention, oh, may insurance ka na ba? Yung mga ganyan. Anong company? Anong ano? Ah, gano'n, gano'n. So, yun. So, parang gano'n na lang. And then, malaman mo na, yun pala, wala siyang critical illness. So, doon. Or, minsan, sabi, meron ako, pero, di ko na alam eh, kung ano yung meron doon. Matagal na kasi yun. Magkano ba yung coverage? Kasi may mga gano'n. Hindi nga alam magkano yung coverage at kung ano yung coverage. So, ayun na. I would say na, ay ma'am, baka gusto mo i-review natin para at least alam ko kung ano yung pwede kong maibigay sa'yo. Kasi hindi naman maganda kung yung i-offer ko sa'yo, ganun din yung nakuha mo na, di ba? So mas maganda alam ko. So yun yung edge ko. Parang ganun. And ano naman, ang the good thing about it is, nakabuild ka na ng trust. Pag once kasi in-offer niya na, sige, mag-review tayo. Meaning, trusted ka na. Kasi nakita niya na sa'yo lahat yung alas eh. Nandun na lahat yung coverage niya, yung mga ganyan. So, mas madali na lang yung ano. And then, yes. So, ganun. Ayun. So, ano talaga, no? Yung power of questions. Rapport building and yung questions. Para makita niyo yung big picture kumbaga ng kanyang finances. Saan ka pwedeng mag-offer? Anong area, di ba? So, ayun. Para kung ano man, di ba? Oh, tsaka ano, yung personality ko kasi, ayoko ng structured na life. Nasi-stress ako pag ano. Gusto ko yung parang, ano lang, yung happy-go-lucky. Pero, trabaho pa rin. Pero ayoko ng yung may oras ako na ganitong oras, ganito yung sasabihin ko, ganito yung ano ko. Ayoko ng ganon. And it works for me, parang ganon. Mm. Yung iba, and I really appreciate on how they do it, na ang galing talaga, may mga oras, mga ganito, may mga presentation. Ako wala eh. Sabi ko, bakit ganon ako? Hindi ako magaling pagdating doon, yung ganon. So, yun siya. So, yun na. Ayun. So, talagang yun nga, yung go with the flow lang. Ang pinaka ano diyan, ang pinaka skill diyan is yung listening, eh, di ba? Pag magaling ka mag-question, syempre yung listening din dapat ano. Yung skills on listening is ma-improve and magamit. So, given na medyo pre-closed na tong mga clients, no? May mga usual objections pa ba yung naririnig from them, and paano niyo siya hinahandle? Okay. I seldom encounter objections since
most of my prospects referred nga siya, 'di ba? Parang ano na. Pero most of the ano, yung objection na nakikita ko is more on the budget or the premium. Kasi doon naman hindi mo alam kung magkano yung budget niya, yung and to avoid that, meron akong ginawang ano, yung parang strategy, sabi ko, para at least alam ko na kukuha na talaga to, parang ganyan. So my question ako parang ganito. Sir, ma'am, since alam ko na kung ano yung mga needs nyo based dun sa mga answers so or sa mga pinapag-usapan natin previously, parang ganon. Based doon, I have two ways, dalawang paraan kung paano ko ma-address yung needs mo. Number one, we will base on the coverage irregardless of the premium. Parang sabihin mo, gusto ko 5 million. Bahala na magkano yung premium. Wala akong pakialam. Basta yun yung gusto ko. Or kung sa education, gusto ko pagdating ng time, merong 3 million na account value yung anak ko. Wala akong pakialam kung magkano yung babayaran ko. Parang ganon. Number two is we will base on the budget. Kung magkano yung pwede mong ma-dispose ngayon para doon sa need mo na yon. So, sasabihin ko din yung amount. Hindi yung siya yung tatanungin ko. So sabihin ko, like 5,000 monthly, 10,000, 15,000, 20,000. Ah, actually, hindi ko sinasabi yung 5,000. 10,000 kaagad ako. 10, 15, 20, parang ganyan. Para pag sinabi niya, sige 10, kasi doon siya sa pinakamababa eh. Pag 10, 120 na yon, di ba? 120 na yon. So gagawa na kaagad ako ng proposal. Kasi alam ko anong need niya eh. Let's say education yung gusto niya. So alam ko na yung produkto. Ang ano ko na lang kung magkano yung budget niya. Pag sinabi niya 10,000, kinikwenta ko na kaagad, oh, that's 120. Kung 5 years, may ganito. Kung 10 years, may ganyan. So, I can easily make an, ano, yung parang proposal. Kaya pag sinabi kong 10 years, gusto niya 10 years, tapos pagdating nung age na kung kailan mag-college yung anak niya, pakita ko na kaagad, ito yung need mo, di ba ma'am? Ang need natin is 3,000. Saktong-sakto dun sa budget mo. Kasi pagdating ng time, ito yung magiging account value ng ating funds. So, di ba? So, kumbaga, mas madali mo siyang ma-close dahil yung budget niya at saka yung goal niya is WAC. Eh, kung let's say, sabi niya, medyo mabigat pa. Okay, ma'am, pwede natin babaan. Let's say, 5,000, kaya? Ganyan. And then gawin mo na lang, top up na lang tayo para at least. So, yun yung mga strategies ko. Kaya, less yung ano. Tapos sabihin, kailangan talaga monthly. Eh, hindi, budget lang yun, ma'am. Pwede nating i-monthly, quarterly. Kung kaya mo nga, annual para next year na tayo magkita, di ba? Parang ganyan. Pero kung gusto mong makita mo ako every month, di monthly natin. Or gusto mong, 'di ba, i-bombard kita on a monthly basis, i-remind kita. So ayun. So parang pa-joke-joke na lang. So that's how I do it. Oo. Mostly is the premium. Oo, mostly yung objection is yung premium and then you address it kung ano ba, based on coverage ba, 'di ba? There are two ways for you to propose or to give the solution based on the coverage na gusto nila or yung amount na gusto nila at the end of the ano plan or yung budget available. So very ano, very interesting, di ba? And ano na, wala na pag tumawa doon ka sa 10,000 bababa. Yun na yung bababa for them na option, di ba? Kaya matataas yung mga nagiging ano ANP, di ba? Kasi mataas yung ano natin, tingin natin sa mga clients na kaya nila. And yun nga, alam natin at the back of our minds na yun talaga yung need nila for that ano solution. Yon, so before we wrap things up, no, thank you so much, Miss Crazy. Ano naman yung advice na gusto mong ibigay sa ating mga new advisors? Pwede rin naman sa mga tenured, pero sa mga new advisors mostly, ano yung gusto nyong iiwan sa na advice for them? Okay. Best advice talaga. Siguro ano, the usual stuff, focus and determination. Yun lang naman eh. Focus talaga. And that determine ka kung ano yung gusto mo. Parang ganyan. Kasi ako, day in, day out, kahit natulog,
insurance pa rin yung iniisip. Parang ganun. Pero, ayoko kasi kaya alam ni Miss A how to handle me. Kasi ayoko na pinupukpok ako. Kasi alam ko, ginagawa ko na yun eh. Parang ganyan. Kasi mas stress ako if every time na yung parang re-remind ako, parang ganyan. Kasi alam ko naman na ginagawa ko yun. So, talagang focus ako. Kung may gusto ako ganito, ganyan, ito talaga yung ginagawa ko. And then, I don't do yung mga iba-ibang, like, kasi sinasabi ko sa kanila, if you focus, like, full-time ka, pag dito, dito ka lang talaga, yung parang ganun, ayoko na mayroon pa akong ginagawang iba, may inisip pa akong iga, yung mga ganyan, ayoko nang ganun. So, yun. And then, at the end, nung first pa lang, pag sinabi kong gusto ko mag-MDRT, nakaano na yan, nakaschedule na kailangan by this time, ito yung magiging benta ko, ito yung number of cases, ito yung dapat average na ano. So, nakahimay-himay na, nandun na lahat. And then, kailangan lang on a monthly basis, i-ano ko na yan, gagawin ko. And then, kung mag-short man, pwedeng i-ano ko, bari, kumbaga, i-filled up ko on the following months. Another one is render good service to your clients. Kasi yun talaga ang ano, yung for me yun yung pinaka the best. Parang there's a lot of insurance agents or advisors nationwide. Pero dapat naiiba ka. You have a special way of handling your clients, parang ganyan. Para pag pagpilian nila, ikaw pa rin yung pipiliin nila, parang ganun. So parang I would want them to feel that they're really very special, parang ganon. So it's not more on ano pa man dyan. Kasi yung relationship, di ba, ano na yun, maganda na yun na ano. And then extend service even if it's outside insurance. So kasi ako ganon. Kahit hindi sa insurance, like may mga clients ako, tinatawagan ako, Chrissy, may alam ka bang ganito, ganyan? So I would really, ano, yung gagawa ako ng paraan on how to cater these clients. Like for example, last week, may isa akong client na abroad siya. Tapos yung kaibigan niya na taga Mindoro, parang kasama niya sa work, parang pupunta ng Davao, walang kilala. So ako yung kinontak, baka may kilala kang ano, van dyan na pwede nilang magamit, pasundo, hatid, ganyan. So yun, talaga nakipag ano ako, sabi ni nung client ko, o baka ano, magkano yung service mo? Sabi ko, hindi, walang problema yun. Okay lang, pwede ako. Eh, baka pwede ba akong malakad dyan para sa insurance niya? So, yun lang yung joke-joke ko. Sabi niya, o sige, sige, basta gawa tayo ng group chat, parang ganyan. So, pero hindi ko pa sinabi na mag-o-offer ako. Pero syempre, yung service first, yung parang ganyan. And then, ano, siguro, ano, connect with your clients from time to time. Not because you are collecting, kasi yung iba siguro nakakonnect lang sa client dahil mangunguleta or nag-overdue yung client, tatawagan. Parang. Pero ako, on a weekly basis, if possible, dapat ma-remember nila ako. Not because nangulekta ako, but because na-remember nila ako dahil, uy, nag-text si Chrissy. Yun yung mga inspirational ano ko, messages ko. And I have been doing that for the past 9 years. Yun, talagang inaano ko yan. Even if yung mga prospects ko, pag once nasa aking cellphone na yan, patay ka. Kasi kasama ka na dun sa aking weekly messages. Yung ganun. That's why, may mga clients ako na 4 years, 5 years, binabalikan ako, naisip nila, ako pa rin yung ma-remember nila pag gusto na nila ng insurance, parang ganyan. So it's one way of like nagtatanim, parang ganyan. And then also I help them promote their businesses, yun. So pino-promote ko pag yung let's say may business sila, inaano ko, sinishare ko sa social media or even yun, I buy products from them. Like yung isa, nagbebenta ng sabon. Kahit ang dami ko ng sabon, then bili ko ng sabon. Ang dami ko ng ganito, bili na ako. Pag, lalo na pag may ano, sige, bili, may makeup, sige, bili ng makeup. Parang mga ganyan. Basta importante, yung parang na-feel nila na nandun ka. Not only as an advisor, but also like, you know, you're building relationship with them. And then, ang pinaka-effective sa akin na nakita ko na yung mga big VIP clients ko are yung ano, yung
kinukonek-konek ko sila. Yung parang, may, let's say for example, ito, real estate. Eh, may isa akong kliyente, may pera, alam ko na ganito. Tapos ino-offer ko, bumili naman. Kaya may kotse ako kasi bumili ng Shoreline, yung parang ganyan. Yung isa namang, isang client ko is manufacturing. Nagbebenta ng ganito, ganyan. Tapos yung isa, direct selling. So, kinukonek ko sila para they could... So, yung ganun mga klase. So, kinukonek-konek ko yung aking mga kliyente. And that's why parang they trusted me so much na ano, kasi I was able to help them sa businesses nila. And siguro yung parang be, ano, yung ang tawag doon, yung parang sincere in doing that, not only because you're selling products, but sincere ka sa ginagawa mo. Ganon. So, yun lang. Thank you! Yan! Round of applause, virtual round of applause for Miss Crazy, di ba? Ang ganda ng mga nuggets of wisdom na yun. Focus, determination, and then yung service, not just any service, above and beyond yung service na ibibigay natin. And connect with our clients regularly. And kung may mga businesses nga sila, promote the businesses, maybe tangkilikin, di ba, yung mga business na meron sila. And yun nga, kung meron kayong chance to connect yung iba-iba niyong clients together, be that person to connect them. Kasi nga, yun eh, para kaya laging top of mind si Miss Crazy. Ganun siya mag-alaga ng kanyang mga clients. And ano, natural na sa kanya, kumbaga, part of the 25-point system niya yung pag-connect, di ba, pag-promote, ganyan. So, siya na. Naging siya na yung system na yun. Kumbaga. So, thank you so much, Miss Crazy. Ayan, so, chat nyo dyan ang inyong mga messages for Miss Crazy. So, meron tayo time for, let's say, one or two questions. Kasi mag-breakout pa tayo for Teleton. So, anyone who wants to clarify something or maybe ask Miss Crazy about what she shared this morning. Crazy, ako yun. Yes. Ano yung, what do you think, with what you mentioned, yung you send them text for the past 4 years, ganyan, tapos yung it's a way of maintaining your presence sa kanila, no? Tapos sabi mo nga, what else were you doing aside from that? Dun sa mga ginagawa mo na yon, you think yung sa text is the one that really, makes you top of mind? Yes. Kasi parang pag na-receive nila yung yung text na yon, parang, uy, hala si Crazy yung sa PhilAm or sa AIA, parang ganon. Not because nagkolekta ako. Kasi ako, hindi ako nagkukolekta so through text. Meron akong text, nangungolekta ako through text, pero ibang number. Hindi ko ginagamit yung own number ko. Okay. Parang may secretary ka na nangungolekta na. Oo, parang ganun. Pero I'm the one doing it. Hindi ko rin inaano sa secretary ko. Parang hands-on talaga ako pagdating doon. Meron akong So, ang gusto ko lang maging mangyari is I want them to remember me always, not because I'm with Film Life, but because I'm Crazy. Parang ganyan. Mm-hmm. Oo. Kahit anong gusto nila, like lahat, pwede nila akong tanungin, parang ganyan. And even anong oras, kahit alas dos pa ng madaling araw, paggising pa ako, sumasagot talaga ako, parang ganun. So, that's how I dedicated with my clients. Okay. I like your your style, yung sinabi mong budget between 10, 15, and 20. Okay yun. Actually, that's very smart. Tapos yung dalawang choices nila na susundin mo yung coverage na gusto o yung budget. Mm. Yeah, thank you for sharing that. Ayun, mga tips na yun, they look so simple pero very effective talaga yan. You're playing, not really playing, but you're working on the mind of the client. Exactly. Pag nagbigay ng budget kasi, parang alam mo na, ito, okay na to. Kasi nagbigay ng budget.
And then follow up mo, how would you like to pay? Would you like to pay quarterly, semi-annual, annual, or monthly? Actually, pwede tayo mag-credit card. O, di ba? Yung mga ganyan. At pwede pala, o di, ano na, konti na lang yun. Di ba? So, yun na. So, wala ka nang pag sinabing doon sa mga questions mo na yun, pwede nang, ma'am, may isi-send akong details na kailangan natin i-fill up ha para for the application. O sige, o pag ganun, close na yun. Huwag ka na magtanong. O huwag ka na magtanong, kailan natin umpisahan? Ay, huwag na yun. Kasi, di ba, based on your questions, okay na siya. Parang ganun. So, assume close na. Thank you. Alright. Ayan. Thank you so much. Sige, so let's now proceed to our telephone breakouts. Thank you again so much, Miss Crizzy, for your very generous sharing. Diba? Gusto namin maging client mo.